This time, we are going to take up polynomials, okay? So, first, let's identify or determine the different characteristics of polynomials. For we to say that an algebraic expression is a polynomial, we have four characteristics. The first one, there must be no negative exponents. So, how is that? Let's say, for example, in an algebraic expression, you have observed that there is like this, x raised to negative 3 minus 2x. Okay? So, is there a negative exponent there? Yes, this is negative exponent, right? So, therefore, because of this, you cannot say that the whole algebraic expression is a polynomial. That is not a polynomial because of negative exponent. Okay, I hope that's clear. Let's proceed now to the second one, characteristic. Let's say, for example, you have this one, x raised to 1/2 plus 4. Do we have a fractional exponent here? Yes, our fractional exponent is 1/2. And because of that, that is not a polynomial because it did not satisfy characteristic number 2. Okay? Ano ba yung sinasabi sa number 2? There must be no fractional exponents. So, since there is a fractional exponent, that is not a polynomial. Okay? I hope that's clear. Let's proceed now to the third one. For example, you have this expression. Okay? 2 over x plus 3. Okay? So, class, if there is a variable or letter in the denominator, you cannot consider that as a polynomial. Take note of that, okay? If there is a letter or variable in the denominator, that is not a polynomial, okay? So, thank you. Let's proceed now to number 4, characteristic. Another one is this one. There must be no variable inside the radical sign. For example, you have this one. Square root of 3x, okay? So, if you will observe, yung x po natin or variable is inside the radical sign. Okay, hanggang dito po yung ating radical sign. Pasok po siya. So, pasok ang ating letter or variable inside the radical sign. So, that means it is not considered a polynomial. How about this one? May nakita po kayo na square root of 3 at yung x ay nasa labas. Obviously, our x is outside the radical sign. That is considered now a polynomial. So, pag ito, polynomial. Kapag ito naman, not polynomial. Okay? So, these are not all polynomials. And, for example, class, may nakita kayong algebra expression, this one. You have 5x cubed plus 3x squared plus x plus 2. Okay? If you will observe, before we can say that is an example of polynomial, kailangan satisfy niya yung apat na characteristic. May nakikita po ba tayo dyan, class, na negative exponent? Diba? Wala tayong negative exponent po dyan. Okay, so pasok siya sa number 1. Nice! Mayroon po ba tayo nakikitang exponent na fraction or fractional exponent? Hindi po fraction to mga to, kaya pasok po siya sa pangalawa. May nakikita po tayong variable in the denominator? Oops! Wala po tayong denominator dito kasi wala po tayong nakikitang fraction, di ba? So, pasok siya sa number 3. Nice! May nakikita po ba tayong variable inside the radical sign? Since there is no radical sign here, this algebra expression is considered a polynomial. Wow! So, lagi po nating tatandaan, ang mga polynomial, mayroon po silang characteristics. Okay? So, let's proceed now to degree of polynomial. Ano po ba yung tinatawag nating degree? Pag sinabi po nating degree, you will only or simply look for the highest exponent. Yeah! Ano po ba yung pinakamataas na exponent ng ating polynomial? Yun na po yung tatawagin natin na degree. O, di ba? Madali lang. Okay. So, let's say, for example, for the first one, what is the highest degree or highest exponent? We have 6. So, therefore,
If you are going to answer, what is the degree of this polynomial? Very good. Your answer is degree 6. Okay? So, very simple, right? Next one, number 2. If you are going to observe 5x squared minus 16x cubed plus 4x minus 3, what is the highest exponent? Is that 2? No. The highest exponent is 3. Hindi lang po siya nasa unahan, pero ito po yung tinatawag nating highest exponent. And therefore, what is the degree of the polynomial? You are correct. Okay, that is degree 3. Okay, I hope that's clear. Let's proceed now to the different classifications of polynomials. According to the number of terms. So, bibilangin po natin yung mga terms. For example, may nakita po tayong expression or polynomial na 3x. How many terms do we have there? There is only one term. Kasi wala ka po nakikitang plus or minus, di ba? So, ang patandaan natin ang number of terms ay yung plus o yung minus. So, therefore, there is only one term. At kapag meron po tayong only one, meron po tayong one term only or only one term, you will call that as very good. So, your answer is a monomial. Okay? So, madali lang. Pang grade 7 po yan. Okay? So, let's proceed now to another one. If you have this expression class, for example, you have 3x minus 2. So, you have how many terms there? Okay, let's count. 1, 2. Again, yung minus ang naghahati ng mga terms dito sa expression na to. So, therefore, how many terms do we have? So, we have 2 terms. If you have 2 terms, how do you call that polynomial? That is called as very good. That is a binomial. Oh, wow. Basic, right? Let's proceed now to another one. If there are 3 terms, for example, you have 4x squared plus 3x minus 2. So, let's count the number of terms. We have 1, 2, 3. Huwag niyo isasama yung plus or minus dahil hindi po kasama yun sa mga pagbilang ng terms. Yan po ay palatandaan natin ng number of terms. Okay. So, now, how many terms do we have? We have 3. So, here, we have 3 terms. And therefore, you will call that polynomial as very good. That is a trinomial. Oh, di ba? Basic. Let's proceed now to how about this one? If there are 4 or more terms, ano pong tawag natin pag mayroong pong 4 or more terms? You will call that as what? Okay, that's called very good. That is called multinomial. Okay, so example of that multinomial is this one. Okay, so we have 5x cubed. Okay, plus 3x squared minus x plus 2. Let's count the number of terms there. 1, 2, 3. 4, more than 3, di ba? So, 4 or more, that is considered a multinomial. Tatandaan, basic lang po yung lesson na yan. Okay? So, I hope you got it. Let's proceed now to this one. Okay? So, how are you going to divide polynomials? Paano ba tayo magdi-divide ng polynomials? Actually, class, mayroon tayong dalawang method. We have the long division, and the other one is the synthetic division. Ang long division, may video lesson po ako na isasend na lang sa inyo para hindi na po humaba tong video lesson na to. Okay? So, let's proceed now to synthetic division. Sa synthetic division, ang lagi nyo pong tatandaan dyan, class, wala po kayo makikita dito na letter or variable sa simula o sa ating solution. Makikita nyo lang yung letter or variable sa final answer na po. Okay? So, mayroon po tayo dito na first part na kung saan maliit na box. Ito po siya. Okay? Mayroon tayo small box na kung saan pwede mo ilagay sa left side, pwede mo rin namang ilagay dito sa right side. Okay? So, sa ibang book, ganito po yung nilalagay nasa right side. Sa iba naman dito. Ito muna yung gagamitin ko sa left side. Okay? So, ang gagawin po natin dyan, class, is you are going to take first your divisor. Ang divisor po natin is x minus 3. So, kailangan papalitawin mo kung anong x dyan. I will repeat. If you have x minus 3, you will look for the x. At para magawa mo yon, you will simply equate that to 0. So, x minus 3 equals 0 and then solve for x.
Okay? So, to solve for x, you will simply need to, very good, ililipat lang po natin itong negative 3, ililipat sa kabila or transpose. So, from negative 3, it will become positive 3. Okay? So, yung positive 3 po na yan, siya na po yung ilalagay po natin dito sa ating small box. Positive 3. Okay? Ito na po siya. Ayan. So, ngayon, siya na po yung gagamitin natin mamaya. Okay? Nice! Now, let's proceed to the critical part. Dito po sa ating dividend. Tandaan, ang tawag sa loob ay dividend. Okay? So, paano po sa spelling nun? Dividend. Ayan. Dividend. Okay? So, ang dividend po natin, this one, ayan, ay ito po yung nasa loob. Okay? So, ngayon, titingnan po natin ang ating dividend kung siya po ba ay nakaayos in descending powers of x. Ang ibig sabihin nun, yung exponent mo ba ay from highest to lowest. Okay? Kasi minsan nakikita natin, katulad pinakita ko sa inyo kayo ng polynomial, okay? Na hindi po nakaayos from highest to lowest. Ito po 'yon, 'di ba? Okay. So ngayon, kailangan po i-check natin mabuti na ang ating exponent diyan ay nakaayos from highest to lowest. And take note, dapat po walang nawawalang exponent. Pag may nawawalang exponent dyan, ang gagawin natin, mag-insert tayo ng 0. Tandaan po yun, ha? Mag-insert po tayo ng 0 kapag po may nawawalang exponent. Okay? So, gawin natin ngayon. You are going to take the numerical coefficient of its term. Tandaan, ang kukunin natin yung numerical coefficient. Ano po ba yung tinatawag natin numerical coefficient? Yung po yung mga numbers sa unahan ng bawat term. Okay? Katulad nito sa x cube. Tingnan muna natin kung ating exponent ay nakaayos in descending order. So, tingnan muna natin mabuti. So, we have the 3. Good. Susundan ng 2. Sunod-sunod, di ba? 3, 2, then 1. May 1 po dito pag wala nakalagay. Hindi nakikita pero nagpaparamdam. Okay? And then, dito naman po pag wala na po, mayroon dyang x raised to 0. Okay? Again, kapag wala na pong kasamang x, may nakalagay po doon na x raised to 0 at hindi na po natin nilalagay yung x raised to 0 na yan. Okay? Nasa constant term na po yan. Okay? So, dahil po ang exponent ng x natin ay nakaayos naman, walang problema, kunin lang natin yung kanilang mga numerical coefficient. So, dito sa x cube, mayroon po tayo nakalagay sa unahan na 1. Kung wala po nakalagay, maglalagay tayo ng 1. Susunod sa unahan ng ating x square, what is the numerical coefficient for x square? Kunin natin yung buo, including the sign. So what is our numerical coefficient for x square? The answer for that is negative 2. I will repeat. Kukunin natin yung nasa unahan ng ating x square. At yun po ay negative 2. I hope nasundan yun. Punta naman tayo sa x naman. Pag x naman ang kukunin natin, negative 4 naman ang kanyang numerical coefficient. Okay? Pag layo-layuin po natin itong mga to, yung tatlong yan, huwag magkakalapit ng gusto. Okay po? So, again, mayroon tayong negative 4. And then sa last one or the constant term, we have this one, positive 5. Okay? Tandaan, kasama po yung mga sign. Mas mainam, huwag niyong iiwan yung mga sign. Okay? Ayan po yung apat na terms natin. We have 1 for x cube, for x square, for x raised to 1, and for x raised to 0. Again, ito po yung para sa x cube, ito yung para sa x square, para sa x raised to 1, at para naman sa x raised to 0. Okay? Or the constant term. Now, kapag nagawa mo na yan, what you are going to do is, maglalagay ka po dito ng space, dito sa gawin na to, na pagsusulatan po, space po dyan. And then you are going to have an equal sign here or horizontal line. Okay? So, ganun po yung gagawin natin. Gagawa tayo ng horizontal line para sa equal sign. Take note of this. Be careful. Ang unang number dyan, itong 1 na to, will always be brought down. Okay? Kailangan i-bring down mo po siya. So, pag bin-ring down ko yung 1, dito siya mapupunta sa tapat ng 1. Okay po? Magkatapat po yan. Okay? So, bring down 1. Then, anong susunod na gagawin natin? Tandaan po itong sasabihin ko. Lahat po ng number dito sa row na to, sa baba ng equal sign, ay imo-multiply nyo po sa 3.
Okay? So, I will repeat. Lahat po ng number dito sa third row o sa row na to ay imultiply sa 3. Okay? Yung sagot natin, lalagay natin sa second row. Okay? Kaya may space po dyan. So, try na natin. 1 multiplied by 3. What is our answer? Our answer equals 3. Huwag ka na po maglalagay ng sagot sa tapat ng na-bring down. Wala ka na pong ilalagay dyan. Okay? So, sana malinaw po yun. So, dun sa next number, dun tayo maglalagay ng sagot. Again, 1 times 3, the answer is 3. Then, lahat po ng nagkatapat na yan, ito, pag nagkatapat po sila mamaya, ang gagawin po natin dyan is add. Ia-add po natin. I will repeat. You are going to add these numbers aligned vertically. Okay? So, gawin natin ngayon. How are you going to add? Positive 3 and negative 2. So, what is your answer for positive 3 and negative 2? Very good. Your answer is equal to positive 1. O, di ba? Madali lang. And ano ba yung sabi ko sa inyo kanina? Lahat ng number dito sa third row na to, anong gagawin natin? I-multiply doon sa 3 na yon. Okay? So, tandaan lagi yon. So, gawin natin 1 times 3. What is our answer? Very good. Your answer is 3. Saan natin lalagay? Sa tapat ng susunod na number. Papunta sa kanan. Okay? So, again, 1 times 3 is equal to 3. Okay? And then gawin natin ngayon yung katulad ng ginawa dito kanina. Pag nagtapat, i-add po natin. Okay? So, ganoon lang po ang routine sa synthetic division. So, let's add this. Negative 4 and positive 3. What is our answer? Very good. Negative 1. Okay? At yung negative 1 na yan will be multiplied again sa next o sa ating 3. Negative 1 times 3. What is our answer? Very good. The answer is negative 3. And naulit na naman yung kanina. Anong sabi ko? Pag nagkatapat vertically, ang gagawin natin dyan, i-add natin. So, positive 5 plus negative 3. What is our answer? That is equal to positive 2. Okay? Ganun po ang gagawin natin para sa ating synthetic division. Okay? So, what will be our answer for that? Paano natin babasahin yung 1, negative 1, and positive 2? Okay? So, class, pag umabot tayo sa ganyan, ang ibig sabihin po, yung una, lalagyan natin ng x. Yung unang number, lalagyan natin ng x. Kasi ang problem natin, class, ito, di po ba, yung kanina? Kung saan ko kinuha yun, di ba, dito ko kinuha? Okay, anong letter po dyan na nakikita natin? Okay, we have x. So, kunin po natin yon, lagyan po natin to ng x, yung una, x. Tapos, tingnan po natin yung highest exponent or the degree of the polynomial. What is the degree of this polynomial? Di ba, 3? Ang gagawin natin dyan, class, we will only subtract that by 1. Again, we will subtract that by 1. So, minus 1 lang tayo. Anong ilalagay ko na exponent ng x natin ngayon dito? If that is 3 minus 1, what is the exponent of x here? Your x now will be raised to, very good, 2. Saan ang galing yung 2 na yun? Mula sa 3 minus 1. Okay, kaya nagkaroon po tayo dito ng exponent na 2. Very good. And then, susunod naman, iaayos na lang po natin sila base sa or based on the descending powers of x. Babawasan lang natin yung x natin ng exponent. So, kung x raised to 2 or x square yung una, anong susunod sa x square? Very good, x raised to 1. Anong susunod sa x raised to 1? X raised to 0. Okay po. Anong susunod sa x raised to 0? Wala na. At yan pong nahuhuli, yan po ang tatawagin nating remainder. Okay, so kasi pag nagdi-divide, di ba may remainder? So what is our answer for this? We are going to get these 3 answers. Kukuhin natin. So kukuhin natin siya ngayon na, ito po siya. We have x square. Okay. Wala naman po nakalagay sa unahan ng x square. Susunod is x raised to. X raised to 1, very good. Hindi natin ilalagay yung 1. Okay, tama po kayo. Anong sign ng x square or x raised to 1? Positive po pag wala nakalagay, di ba? So, maglalagay tayo sa pagitan ng dalawang terms ng positive. Hindi pwede, class, na wala nakalagay na plus or minus sa pagitan ng dalawang term, number of terms. So, yung 1, hindi na po natin ilalagay. And what is the numerical coefficient for x square? 1. Pwede po tayo maglagay dito ng 1.
Kaya lang po, hindi na ilalagay yung 1. Pero okay? Then, what is the numerical coefficient of x raised to 1? Ito po siya. Maglalagay ka ng 1 dito. Okay? Kasi ito po yung 1 natin. And then, how about x raised to 0? Ilalagay pa ba yung x raised to 0? Hindi na po. Gaya ng sinabi ko kayo na ito po yung constant natin. So, hindi natin ilalagay ang x raised to 0. Anong ilalagay natin doon? Yung numerical coefficient ng x raised to 0. What is the numerical coefficient? Negative 1. So, negative 1 x raised to 0. Parang ganon. So, ilalagay lang natin negative 1 x raised to 0. Ilagay na nga natin para tanggay natin mamaya. Okay? Plus, remainder over divisor. Ano yung remainder natin? Okay, we have 2 or positive 2. So, our remainder is 2. Then, maglalagay po tayo ng divisor over. Ayan, over. What is our divisor? Kukunin na po natin yung buong divisor simula na naandun sa simulang problem. Okay. So, from the given problem, we are going to get the divisor. Okay. So, maglalagay po tayo dito ng x minus 3. Ayan. Ito po siya. So, again, we need to write the divisor kapag mayroon pong remainder. Okay? And then, tanggay natin dapat tanggalin dyan. Ang gagawin natin is this one. Mawawala na po yung 1. Kaya po, ilalagay na lang natin is x square. Plus, mawawala, hindi na natin lalagay yung 1 sa unahan. Kaya magkakaroon tayo ng x raised to 1. At yung 1 na rin po yan ay hindi na po nilalagay din. Okay? And then, maglalagay tayo ng minus 1. Because our next is minus 1. Minus 1. Ito po yung minus 1 natin. Kinopya lang natin. Minus 1. We are going to write minus 1 or negative 1 simply because we are going to remove this 1. Ilalagay pa ba ang x raised to 0? Hindi na. So, kailangan ilagay natin yung kanyang numerical coefficient. This is negative 1. Plus 2 over x minus 3. This is our final answer for this synthetic division. So, we have this for the quotient of this one. Kapag sinolve po natin to gamit ang long division, we are going to have the same answer with this one. Okay? So, I hope nasundan yan.